Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-dairy. Tayo po ay nasa bahay pa, pero pupunta na tayo ngayon sa shed. We are doing a 16 hours milking na, di ba? Nabanggit ko sa... Teka lang po. Nabanggit ko sa previous video ko na na-upload. And guys, meron tayong good news kasi umulan. Umulan today. Well, actually, umulan kahapon ng malakas. And today rin umulan. Pasensya na ang gulo-gulo ng bahay, but pakita ko lang yung ulan. Guys, nag-green na yung aming mga damo kasi umulan na. So, that is very good. Si Mike yung kumukuha ng first herd, pero ako yung kukuha ng second herd kasi he need to do something after milking the first herd. And kami lang dalawa ni Mike ngayon. So, yeah. Time check pala. It's 5:30 p.m. Oh, almost 5:30 p.m. And ayun, punta na tayo sa shed para mag-set up. And then, tayo naman yung kukuha ng pangalawang herd. Pero inom muna ako ng tubig. Iniwan ko pala yung aking wet weather gear sa shed. Kaya, yung dala lang natin ngayon is yung jacket. Wala tayong pambaba dahil naiwan. So, mag-drive tayo ngayon na mababasa tayo. But that's fine. Malapit lang naman yung shed. Suot ko lang ito and then, alis na tayo. Meron pala akong baon. Ito. Cashew nuts or kasoy sa Tagalog. So, hindi po everyday maganda yung weather sa dairy farming. Kailangan po nating mag-adjust sa panahon. Especially dito sa New Zealand na merong four seasons. Sometimes may experience natin yung four seasons in one day. And ngayon, umulan siya, even summer kasi may bagyo. Kaya ayun, dun banda sa may Taranaki, bumaha, sobrang baha. Dito sa amin, nakakuha kami ng 44 mils of rain last night. Plus ito pa ngayon, which is sobrang sobrang ganda. Kasi gusto namin umulan dahil sobrang tigang na yung pasture namin dito. So, kailangan talaga namin ng tubo ng damo. So, ayun. Tara! So, nag-set up lang ako ng shed. Hinugasan ko lang yung ating platform para ready na pagdating ni Mike, ready na para sa kanya na magsimulang magatas. So, ayun. Nakapagsuot na tayo ng wet weather gear. So, ready na rin tayo. Meron pong mga iba't ibang platform. Merong rotary, which is katulad nito. At meron ding herringbone na katulad nung milking machine, milking plant na meron kami nung nagtrabaho kami sa Taranaki. So, hindi po sila parehas. Yung rotary is pabilog, katulad nito. While yung herringbone is pahaba na two sides. At ito naman yung lalagyan ng gatas, yung milking vat natin. Dalawa sila. Yan. Bubuksan lang natin para ready na yung gatas na makapasok dito. So, tara na. At mag-cows in. Yan yung ating first herd. Grabe, sobrang maulan yun, guys. Kain tayo. Yan yung first herd. Alright, let's go. Naka first gear pa ako, guys. Hindi ko mag-change gear kasi nakahawak ako sa phone. So, yung mga baka natin ngayon, guys, ay nasa crop paddock nila, which is yung turnip. Nililipat namin sila every 2 hours before magsimula yung paggagatas sa isang araw. Kaya doon natin sila kukunin ngayon. If makikita nyo yung, ayan, yung ating paddock, medyo green na siya, diba? Kumpara sa last time na pinakita ko sa inyo na kulay brown pa. Malapit na kasing matapos yung summer, kaya
meron na tayong natatanggap na ulan, which is really good. Ayan yung mga baka, if nakikita niyo. So ayan, natagdalakad na po sila. Hindi nila naubos masyado yung bulb. Pero okay lang yan. Ayos lang yan kasi tomorrow, kakainin nila ulit yan. Pero bibigyan na naman natin sila ng another break doon sa taas. So para may fresh sila na makakain aside sa leftover na mga bulbs. Isa sa mga bad sides, kapag ka maulan, mabasa yung panahon, is yung papag ng ating soil. So katulad nito, kung ito, okay lang to na nagpag siya, na nasira yung ating soil. Kasi ito naman is crop paddock. So i-regrass naman ito pag natapos ng ipakain yung ating feed supplement. So sa ngayon, ito yung example natin, no, na dahil maulan yung panahon, basa, kapag ka naglalakad yung mga baka, masyadong nadadamage yung ating ground kasi sobrang bigat ng mga baka, di ba? Nasa 450 to 6, may iba 600 kgs. So ito yung nagagawa nila kapag sabay silang naglalakad, nadadamage or nasisira yung ating soil na tinatawag natin na pugging. Ito yung itsura niya. So ganyan yung itsura niya, guys. Pagka nangyari yan sa pasture natin, yung grass pasture natin, yung regrowth ng pasture na yon ay pangit na siya. Kasi magkakaroon na ng spaces ng hole and ng spaces in between sa pagtubo ng damo. So hindi na siya even. Kaya bad thing itong ganito na nangyayari. Yan din yung rason kung bakit kailangan naming stand off yung mga baka sa yard for the whole night kapag ka sobrang lakas ng ulan. So yan yung ginagawa namin kadalasan mga winter, spring to winter, yung mga ganyan na panahon kapag dry season kami, so wala pa kaming ginagatasan na mga baka. Yan yung mga panahon na sobrang maulan, sobrang basa ng panahon, kaya naman kailangan namin silang stand off sa yard. Which is bad thing din sa cow's health kasi sumasakit din yung kanilang paa, nagkukos ng lameness. Pero mas importante kasi, no, na maprotektahan natin yung ating pasture kasi ito yung kanilang feed. Ito yung kanilang pinagkukuhanan ng pagkain. So ayun, kailangan natin itong maprotektahan kapag kaumuulan ng ganito. So ngayon naman ay hindi naman siya ganun kalakas na ulan. Medyo nagdi-drizzle lang siya but constant. Kaya ganito yung damage na nangyari. Pero kapag sobrang lakas ng ulan, guys, nako, mas malala pa dito yung mangyayari. Mas malalang paging pa yung mangyayari. So ayun, sundan ko lang ulit yung mga baka. Natawa ko sa itsura ko. So ayan, guys, naglalakad na po sila sa race. Sobrang mahangin kaya yung ulo nila nakababa. Ang sakit kasi sa skin yung bagsak ng ulan. Sinabayan pa ng hangin. Pero ayos lang yan, girls, kasi good thing naman na umulan. Tutubo na yung mga pagkain ninyo. So while naglalakad yung mga baka, papakita ko muna sa inyo itong aming other feed supplement, which is yung ating kale. So, meron ding variety ng kale na kinakain ng tao. Pero, sabi nila, pwede din naman daw kainin yan. But, haven't tried it. Hindi ko alam kung susubukan ko. Pero, anyway, hindi pa sila pwedeng ipakain kasi mataas pa yung nitrate content niyan. Hindi pa hinog, kumbaga. Hindi pa schedule. And, that one naman, yung nasa pit na yan. Nasa bunker na yan. Yan naman yung ating silage grass na hinarvest dito sa farm at binuro. So as you can see, brown na siya. Kapag nasa malipitan ka, guys, sobrang bango niyan. Kaya gustong-gusto ng mga baka. Ayan. Naman yung ating mga baka, naglalakad na sila. So ayan, andito na tayo sa yard. Hindi pa tapos si Mike magatas. But isasarado lang natin itong mga baka dito and papasok na tayo doon kasi magpapainit tayo. Sobrang basa ng puwet ko, guys. Kasi yung leggings ko, manipis siya. So kapag basa yung upuan mo, mapifeel mo na
Para bang, anong tawag doon? Nababasa rin yung suot mo sa loob. Lumalagpas yung yung basa. Ito pala guys, si friend. Hoy friend! Friend, sa hindi ka ano wala. Say hi love. Hello! Alright guys, so gagawin lang natin itong ating Losatron. So ito yung tubig, ito yung mga nutrients na dumadaloy sa water trough ng mga baka kung saan sila umiinom para makuha naman nila yung mga nutrients na kailangan nila. Alright, so yung nilalagay natin ngayon since summer na, pero mababa pa yung spore, no? So hindi pa tayo nagkakaproblema sa eczema. So 1/3 lang ng bag yung aming nilalagay sa aming Losatron dahil hindi pa naman ganun kagrabe yung spore. So yeah, let's go and make it. Kailangan ko lang siyang yano guys, balik-balik na rin para mawala yung buo-buo niya. Yan, okay na yan. So, hanapin na natin yung kutsilyo. So, 1/3 lang ng bag yung ating gagamitin. And meron tayong mainit na tubig para mas mabilis siyang mag-melt. So, ayan guys. Nilagay ko na siya and halos nag-melt na yung powder. So, ayan guys, nalagyan ko na ng extra water. Meron din yung iodine. So guys, nandito na tayo sa shed. As you can see, at nagagatas na tayo. Ito yung 2/3. Time check nga pala is 6:30 na siguro. Half 7. Half 7 na pala guys. 7 p.m. And as you can see guys, yun, maliwanag pa yung gabi. So, medyo tumila na yung ulan, kaya ayos na. Pero mainit na ngayon. Meron akong electric na malaki doon. Parang hindi ako masyadong tumitin. But yeah, anyway, ito yung ating 2/3 and magagatas lang ako and I'll be back later. So I don't know if you can hear me guys, but kakatapos ko lang gatasan yung 2/3 and I just saw this really beautiful, beautiful sunset. Look at this. So guys, nasa bahay na pala kami, no? Obviously, sobrang dumi ng sobrang gulo ng bahay. But ayan, nakapagpunas na ako at naglagay ako ng oil sa mukha ko para mawala yung dryness. So ayun, tapos na yung day namin today and si Mike ay nagluluto ng dinner namin. So kakain na kami after that. And then magpapahinga, tapos matutulog, and then bukas ulit, trabaho na naman.
But yeah, anyway, yun lang. Thank you so much guys for watching this short video and I hope that you enjoyed this one kahit na sobrang short lang, no. But anyway, yes, don't forget to subscribe kung hindi ka pa po nakapag-subscribe and please hit the like and share button para lagi kayong updated sa aking mga uploads and click the notification bell na rin. Maraming salamat for watching. God bless. Bye.